Magandang hapon po muli, si Jed Ginto para sa kabanata naman na ang tampok natin ay ang Double Deck Pizza Hex Oven. Sa inyo pong pansin ay nakapwesto na sa ibabaw ito ng rocket stove na nasa silong. Nakapatong siya dito sa kanyang stainless metal frame. Matatag na ang apoy gamit ang pili shells. At merong combustion tube sa silong nito para i-concentrate ang apoy galing sa stove papunta sa pizza stone sa silong ng oven. Inyo pong pansinin na ang apoy galing sa silong ay sumisirit na sa panabi ng pizza stone. At yun, ituloy niya na mag-iinit. Pansinin niyo po ang stainless grill na ito para sa second layer ng inyong lulutuin na pizza. Init na. At may thermometer din po yan sa ilalim at nandun sa tuktok. Kaya mababasa ng thermometer na ito kung ano ang temperature sa kisame ng inyong oven. Kaya mayroon pong pagkakaiba ang basa ng thermometer na ito sa actual na init ng inyong pizza stone sa ilalim. At yan po ang aming ikakalibrate. Sasabihin po namin sa inyo ang karaniwang temperature difference ng inyong oven. Ayan. At lipas po ang 45 minutes. Testing natin ulit ang temperature. Go! 221 degrees Celsius sa pizza stone. At sa thermometer naman ay 200 degrees ang nababasa sa thermometer. So makatuwid 30 degrees difference na mas mainit. Mas mainit ng 30 degrees ang pizza stone case sa thermometer. So yan, sa ganyang temperature po ay pwede na tayo magsalang ng pizza. Pizza sliding pizza stone. Ayan. At sara. At ang pangalawa, lalagay ko po sa screen. Kapag ito ilalapat sa grill. Taas. Nawa. Ah. Ayan na po. Wow, okay na ang ilalim. Pero kailangan pang first time ang ibabaw. Ang gagawin po natin, pagpapalitin natin itong nawa. Lagay natin sa ibabaw ito ng ano para mas mag-boil pa ang ito na po, makalipas ang 9 na minuto, 9 minutes makalipas pagpalitin ang dalawa ang ilalim, yung lagay sa ibabaw. So ayan na, ayan na, ayan na, ayan na po. Samantala, ang nasa ilalim naman ay okay na din. Ito po, tingnan nyo ang ilalim. Yun, okay na. So 10 minutes, anay na. Pangalawang load, dumikit po sa pan kaya delikadong magdikit sa pizza stone. Kaya ililipat ko na lang dito sa screen. Ito na siya sa itaas. Ito na siya sa itaas. Thank you.
Ayun. Tapos ang 3 minuto sa pangalawang load na natin nasa ilalim. Yun, ready na po yung ilalim, nang nasa ilalim. Pero pilaw pa yung ibabaw niya, kaya pagpapalitin po natin. So nasa ilalim naman. Lulipat na sa ibabaw. Tapos ang 3 minutes ulit ng second load. Okay na po. Okay na. Nasa ilalim. At nasa ibabaw ng tunaw na rin ang cheese. Okay na. Ngayon naman po para sa pag-load ng full chicken. Alam po natin tanggalin ang juice. Upang magkasi ang chicken sa load ng pastayang. Ayan, matapos po ang nasa 45 minutes na nakasalang yung manok, ito na po, buksan natin. Ayan na. Ito, pakita ko lang muna yung temperature pala. Temperature po sa pizza stone, 199 degrees. At ayan, yan na, brown na. Sa cast iron pan ay 112 degrees. At kumukulo-kulo yung, ayan o, may mantika. May mga hiwa-hiwa yung manok kasi tinesting ko po yung loob ng laman niya kung luto na. Yan, kita niyo kung hiwain natin ang isang piraso mula dito. Ayan, okay na po. Puti na siya, puti na. Wala lang, pula. Ayan, matapos ang 45 minutes sa about 190 degrees Celsius average. Ay. Malambot na malambot.
lambot. Okay na po. Lutong luto na. Hanggang sa loob. Sige na. Balikan na nun. Sa pagtatapos po ng kabanatang ito, sa punto na na-testing na natin ang maraming modelo, tatlong modelo ng rocket stoves, yung medium, yung large, at ang karinderia model. Nakapagluto na tayo ng pizza, nakapagpakulo ng tubig, at panghuli ay nakapaglechon pa tayo ng manok. So ito po ang double deck pizza hex oven na kung nakapwesto ang grills na ito, pwedeng magsalang ng dalawa. At sa loob ng less than 10 minutes ay kakaluto tayo ng dalawang pizza na pinagpapalit natin ng pwesto. At kung tatanggalin naman ang grills na ito, ay kasyang-kasya naman ang isang buong lechon manok dun sa pizza pan. Ingatan lang po na huwag magasgas yung pizza stone para magtagal ang kanyang buhay. At ang nakakatuwa po nito ay sapagkat wala tayong ginamit na uling. Wala tayong ginamit na uling, puro sa mga waste materials lang, balat ng buko, pili shells, kahoy, at mga briquettes na ginawa natin mula sa basurang papel at mga uling at puso. Ayan. Malinis ang apoy kumpara sa mga regular na mga stoves. At malinis din ang aming at payapa ang aming isipan sapagkat wala pong pinutol na malalaking punong kahoy o tinabas ng mga gubat at magiging sanhi ng mga pagkasira ng kalikasan at sa halip ay nakatulong pa tayong maging malinis ang paligid at makapagluto ng malilinamnam ng mga lutuin. At pinakahuling hakbang, subalit napaka-importante ay ang pagliligpit ng mga natitirang gatong. Tulad po nito na mayroon pang natitirang gatong, ang iba ay umuusok pa nga, ang iba ay uling na. Ayan. Kung ito po'y pababayaan natin, magpapatuloy siyang magbuga ng usok, carbon dioxide or carbon monoxide na parehong lason sa ating paligid. Well, ang carbon dioxide hindi naman lason pero nagdaragdag siya sa greenhouse gases natin. At ang carbon monoxide, yan talagang lason. Habang lumalamig ang pugon, ang carbon monoxide na meron man dyan, anumang meron dyan, ay naiiwang hindi nasusunog. Kaya mahalaga po na huwag pabayaang may naiiwang gatong sa inyong pugon. Sa halip na masayang yan at makapinsala pa, ihulog lang po sa tubig. Ihulog sa isang bucket, isang sisid lang may tubig. Lahat ng mga naiwang gatong. Ayan, nagsisindi pa. Huwag pabayaang umuusok sa inyong pugon. Sa ganitong paraan ay gagamit po natin muli ang mga gatong na ito. Ang mga gatong na yan pwede pang patuyuin muli o igatong muli sa inyong pugon. At ang uling na ito, ang biochar, napakahalaga po nito. Sa halip na lumipad sa himpapawid ang carbon, ang mga ito ay pwedeng gamitin natin bilang water filter o soil conditioner or air dehumidifier. Sa mga susunod na kabanata, abangan po ang mas malalim na talakayan tungkol sa kahalagahan ng biochar at ang kaugnayan ito sa ating garden, sa ating himpapawid, sa ating climate, at sa ating food security, ang biochar. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, si Jed Ginto po, kasama ko si Sandino sa camera.
Sa ngalan ng Bahay Teknik at ang aming mga kasamahan at ang buong pamilya, magkikita-kita po tayo muli at magandang gabi sa inyong lahat.